Good morning, lovely people! We are here at NCMA Learning Center. So, ayan na po. Nag-iisa lang po to. One-on-one tutorial po tayo sa ating magandang estudyante. Sige na. So, first, naglagay muna siya ng kanyang moisturizer. Okay, dahil wala siyang primer. So, moisturizer po, pwede yan. Bago ka maglagay ng foundation. At make sure yung ginamit ng moisturizer ay may SPF. Okay, good. So, okay, yan. So, hayaan mo muna siya para ma-absorb ng ating skin yung moisturizer bago tayo maglagay ng ating foundation. Ito, ganyan. Ayan, ayan. So, ayan, pasansya na dahil nga second time pa lang niya uli ngayon. Pinapractice pa lang po talaga niya. Tapos, ano? So, wag mo nang lagyan ng talukap ng mata mo lang, ga? Okay na? Blend ka na? Can I touch your foam? This one. Okay, sige, okay. Kapag feeling mo napaka-dry nung ano mo, pwede mong basahin yung foam muna para mas madali siyang i-blend. So, ayan. Nagpalit po siya ng foam. Dahil feeling ko ang dry nung kanyang ano, so kailangan natin basahin muna kapag ka-feeling nyo is napaka-dry ang inyong mga sponge. So, blend-blend lang maigi. Okay. Yan, very good. Tapos dun sa okay, good. Then foundation. So, ayan, gagamit po siya ng, anong tawag sa foundation na ganyan? Gumamit siya ng foundation cake, no? Okay, hindi po liquid yung kanyang ginamit. So, okay lang po yan kasi nagpa-practice pa lang naman siya. Yung leeg, huwag kalimutan ha. Hindi pwedeng sa mukha lang. Hindi magpapantay yung ating kulay. Okay, good. Okay. Press powder or setting powder? Loose powder. Or any powder. Okay, wala po siya. So, gagamit po muna siya ng Johnson. Okay lang po yan. Ano na gamitin ko dito? So, ayan, lovely people. Gumamit po muna siya ng Johnson kasi wala pa naman siya talaga mga gamit. So, okay lang po yan. Nagpa-practice pa lang naman siya. Okay, sa paggamit po ng ating ano, press powder or any powder, no, sa ating ano, is ganito po yan, and then tap, okay, tap. Tap, at wag mo pong iyahagod ng pag-anon agad, ha? Pag-anon lang po muna. So, ganyan po, no, ang ating paglalagay ng powder. Wag po tayong gaganon agad, matatanggal yung ating foundation na nilagay dyan. Okay? Ito talaga tinap sa ano niya. So, ganyan lang po muna. Kung magbe-bake po kayo ng dito sa inyong baba, nung inyong okay, sa nilagyan nyo ng concealer, ibe-bake nyo siya dyan. Hahayaan nyo lang muna dyan yung powder na nilagay nyo. Mamaya nyo po iba-brush ng ano, bonggang-bongga. Then, pag okay na, na nalagay na natin lahat yung ating powder ng paganito, tsaka po tayo magaganon. Okay, good. Ikaw? Yes. So, sa umpisa, kapag hindi mo pa nalalagay talaga yung powder, wag mo muna siyang i-blend ng hahagod. No? Patap lang muna siya doon sa iyong skin para hindi masama yung foundation na nilagay mo. Okay? So, next niya pong gagawin is magkikilay na po siya. Ayan po, pwede naman pong magkilay muna kayo bago maglagay ng foundation kung saan yung mas komportable kayo, no, na gawin yung pagme-makeup.
Pero sa kanya, dahil siya ay bago pa lang at nagpa-practice, na mas nauna na po yung kanyang concealer and foundation bago siya mag gumawa ng kanyang eyebrow. Dahil meron na siyang eyebrow, so ita-touch up niya lang po yan. Touch up lang ang gagawin mo dyan. Huwag kang magdo-drawing ng ano dahil kakapal yan, pangit ng tingnan. Black. Okay, dahil black ang kanyang hair, so huwag kang gagamit ng black na eyebrow. Okay, touch up lang ang gagawin mo lang ga, hindi ka magdo-draw. Paano ba? So, ayan ang nga, lovely people. Hindi na siya magkandaw gaga sa kabilang kanyang kilay. Okay lang yan. Practice. Practice makes perfect. Okay, next. Kasi senior na lang tayo eh. Yeah, tayo, people. Tayo, pwede mag-makeup sa kanila. Yes, opo. Ganito din natin dito. So, dito ka maglalagay. Tingin ka dun sa salamin. Dito sa baba. Ito, sa baba. Ito yung light, di ba? Pasok ako ng ano ba ito. Iba na so, ito siya. Meron din to, be. Kasi, be, pagkatapos nito, pag, di ba, din. Dilinisan mo siya dyan. Yung mga nakikita mong excess, pag may excess o hindi pantay yung pagkakagawa mo, lilinisan mo. So, huwag kang matakot na yan. Kasi yung concealer, pwede mo siyang ibaba dito sa eyelid mo. Sa may crease. Okay? And then, yung dark. So, after mo na siya magamit, pwede mo ipahid mo siya dito or may tissue ka. Yung dark is dito naman. Sa taas. Pag ganyan, lilinisan mo lang yung excess, yung sumobra doon sa pagkakadraw mo ng yung eyebrow. Okay. So, gawin mo doon sa kabila. So, next is mag-contour ka. Okay. Kung wala kang contour, di ba may pang-contour ka dyan? Wala. Wala. Hindi ko dala yung aking contour eh. Ala, hindi ko pa rin dala yung aking bronzer. So, bronzer, wala. Bago to? Or, saan ba yung bronzer? So, ayan, lovely people, dahil wala siyang dalang kanyang bronzer or contour. So, ito na po muna ang eyeshadow ang ating gagamitin. Paraan lang para malaman niya lang paano siya magko-contour. So, gagamitin niya po ito. Pati pagpindot, mayroon pang pagpindot niya. Dito? Mm-hmm. Nakikita mo ito. So, dito ha. Itong line na to. Or depende kung anong shape ng kanyang mukha. So, dito lang tayo maglalagay. Idadat mo lang siya. Or, ayan. Diba? Yan, hanggang dyan lang, huwag mong ilalagay. And then, ang pag-ano nito, ang pag-blend dito is brush up. Diba brush up natin yan? Okay, so. Magsimula na, ano yun mga ko yung mga mag-exam ng kalbi. Tawagin mga ko, biha? Oo, kapag mag-exam, ano? Dito siya. Sino sa pipi? Brush up. Huwag ka matakot i-brush up. So, pwede kang gumamit itong malaking ano, para sa brush up mo. Ah, masyado siyang ano. Teka lang muna. Okay. Okay, maya-maya kita. Maya-maya kita. Okay. Pero YouTube mo, ma'am, para mapalo kita. Sige, mamayan natin. So, ang brush, di ba brush up? Then, naglagay ka dito. So, syempre, pababa naman yung iyong blend. Okay? Dito siya. So, ang purpose ng ating contour is para mabago yung shape ng kanyang mukha. Halimbawa, pag malaki ang mukha, paliliitin natin yan. Okay. So, brush up mo. So, dahil wala tayong bronzer, wala kang bronzer na nadala, isa, pwede ka na mag-blush on. Ano ba yung gagamitin sa blush on? Yan. Ito. So, ayan, magba-blush on na po siya. Parang hindi man blush on yan. Parang highlighter lahat. Highlighter siya. Ayun. So, ang kanyang ano is highlighter. Top. Okay. Ano pa yung kasi, sir? So, ganyan lang po yan. Pagka ano, hindi tayo bababa. Dito yan, paakit siya doon sa taas. Okay, paakit doon sa taas. At, yan. Kung gusto mong medyo bata-bata na teenager yung ano mo, pwede po tayo dito maglagay. Pero syempre, hindi man tayo teenager na dito tayo. No? Para medyo classy yung ano natin. So, ganun lang. Okay, go. Ulit? Yep.
So, hindi na po siya mag-highlighter dahil po yung kanyang blush on is actually highlighter na nga siya. So, medyo glossy siya, no? So, okay na yan. Okay na. So, very natural lang yung kanyang ano. So, ayan. So, next niyan is pwede ka nang mag-eyeshadow, eyeliner, and then mascara. And then, yun na kapag ano, is mag-lipstick ka na. So, yan po yung ating tutorial for today. Thank you, lovely people, sa pagsama po sa amin dito. So, medyo mahaba-haba pa po ito dahil hindi pa naman siya talaga tapos. Pero hanggang dito na lamang po. I love you all. Hello. Kain ka muna. Huwag natin mag-make up natin. Saan ko din nila? Kasi pa paano? Bilan mo kami. Okay, good. Tingnan ko nga. Dali. Sabihin mo ka muna. Sa baba. Sa baba. Ganyan lang siya? Hmm. Lahat ng mukha. O dito lang. O alin niyang nilagyan. Yan. Tama yan, Irene. Dito lang. Sana, kailan yung uniform natin naman? Wala pa? Yung old ko na brush na pang foundation. Ito ba yun? Ay, gagamitin na kita. Parang takot na takot yung kamay ko. Ganito yan. Kasi brush naman yung gamit mo. Huwag mong i-ganon. Ganyan lang. Brush yan eh. Bakit mo ginaganyan? Walis to. I-blend na i-blend maigi, ha? Okay, good. Tap. Yes. Tingin ka muna dito. Oh, diba? Hindi ko makilala to. Parang ano.